wonderful morning everyone at isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Wow, God is so amazing. Talagang sobrang amazing ang araw na ito dahil sa maraming mga bagay, you know? Maraming mga bagay. Tapat tayo, pero amazing talaga. Well, anyway, gusto ko lang pong i-share po sa inyo ngayong araw na ito ay talagang sabihin natin na napakaganda dahil panibagong yugto ng buhay na naman. Well, actually, bali na-mention ko po, I don't know, no, pero gusto ko lang po share sa inyo yung pinagdaanan ko nitong mga nakalipas na buwan dahil tayo po ay tinamaan ng COVID. Okay? Ang pinaka kinatatakutan ay pwede rin na magsilbing aral para sa ating lahat. Para sa akin lang naman ito dahil sa aking naging pananaw patungo po sa reaction or sabihin natin aral na nahatid po sa akin ng COVID is malaking bagay, may positive, may negative. Okay, pero pag-usapan po natin habang nasa biyahe po tayo para hindi tayo boring. Okay, ito po, bali, nandito po tayo ngayon sa Antipolo. Sa gawing kanan po natin, Inares po yan. Ayan, nakikita po ninyo, Inares po yan. Okay, andyan yung gym po nila, yung center. Ayan, oh, Inares Center. Tapos, ito yung, ano to? Pamalaang panlalawigan ng Rizal. So, galing po tayo sa aking mahal na inaanak. Mahal na anak. sa Angono. And, eto, bali tayo po ay pauwi na. Tayo po ay magkwentuhan. Okay? So, medyo sa unang vlog ko po ay, sa unang pagbabalik ko ay, na-mention ko po sa inyo yung tungkol po dun sa ano, no? Sa aking mga pinagdaanan sa buhay, sa aking habang may COVID, ganoon. Actually, buddy, ang naging ano lang po nun, hindi naman siya, paano ko ba masasabi? Paano ko ba umpisahan? Okay? Para sa mga nagkaroon ng COVID, tiyak na makaka-relate po kayo dito, malaking problema sa mga nagka-COVID is yung adverse effect or yung aftermath or yung pagkatapos ng COVID. Yung na sabi nga nila, kapag gumaling ka, recovered ka na. Oo, nandun na tayo. Pero actually, para sa akin, hindi pa talaga totally recovered, quote and quote. Okay? Ang nakikita ko po doon, anong ibig ko sabihin, simple lang. Magaling ka na nga, COVID-free ka na nga, pero parang may adverse effect or side effects, kumbaga sa gamot, may side effects yung COVID. Ang side effects niya sa akin is yun nga, madali akong ma-stress, madali akong ma-depress, may konting konting yung anxiety stress naman is not like parang takot akong lumabas, hindi naman po ganon. Ang anxiety stress ko is parang takot ako dahil parang, alam niyo po yun, walang nangyayari sa buhay ko. dahil parang ang hirap kasi parang may times na parang stuck up ka, may times na parang hindi ka naman paralyzed pero alam mo yun, parang na-paralyze ka nang dahil sa I don't know kung ano yung nag-trigger sa akin ano, pero parang ganun nga, parang na-paralyze ka, na-paralyze yung utak mo na hindi maging productive. Parang gusto mo lang, nasa bahay palagi, nanonood ka ng TV or something, ganun ba? Ang hirap, mahirap dahil parang pakiramdam ko, yun, dun papasok ngayon yung depression na parang bang
parang wala nangyayari sa buhay ko. Parang gano'n. Na unlike before, na super duper duper yung paghahataw, or sabihin natin, yung workaholic ako actually. Talagang before the pandemic, talagang biyahe dito, biyahe doon, biyahe dito, biyahe doon ang ginagawa po natin. Talagang ang hirap ng adjustment ng before the pandemic, tapos nung nag-pandemic, ang hirap ng adjustment. Dahil, oh shit! Reski tayo. Pwede natin itayo. Yeah. Ingat lang, madulas yung ano. Merong krudo. Parang krudo yata yun, tumapon. Ay nako. Well, salamat na lang tayo, walang mabilis na nasa likod niya. Ay. Whew. Akala ko sasalpok pa ako sa kanya kanina. Well, God is so good talaga. Grabe, as in talaga. Ay nako. Well, talagang ano no, kahit ayaw mo talaga, kahit maingat ka talaga, pero may mga ganong klase na pagkakataon sa kalsada na talagang yung mga tulo ng langis, tulo ng krudo. Pag nasigasaan mo talaga, ang problema sa nakita ko sa kanya, pumreno siya. Naramdaman niya siguro nag-skid, napahawak siya sa ano, sa preno. Kaya medyo umikot po yung ano niya, yung tama nung ano. Pero well, sarap ng pakiramdam dahil nakatulong ka, no? Ang ano nga lang, talagang may mukha, may tama siya sa likod. Yun ang iniintay niya kanina eh. Whew. Kaya talaga dapat sa mga kapatid nating nagmumotor, we need to be aware, lalo-lalo na kapag kumintab yung sa umaga, kita mo yun eh. Pero sa gabi, mas lalong delikado yun actually. Dahil hindi mo na siya masyadong makikita. The moment na pumreno ka, miski na sa likod, i-skid at i-skid ka talaga. Aksidenteng maliwanag po yun. Nasa kurbada pa. Ay, nako. Actually, sa bandang taas, meron pa eh. Meron pa siyang parang ano, meron pa siyang bakas ng tulo ng ano talaga, ng krudo. Parang krudo siya na tumulo eh. Ay, naka. Aksidente nga naman talaga. Hindi mo siya maano talaga. Well, ayun. Talaga, kaya before tayo bumiyahe talaga, kailangan nating manalangin para sa patnubay ng Panginoon. Maingatan tayo. At hanggang sa pag-uwi natin,
nagpasalamat tayo dahil nakauwi tayo ng ano, ng ligtas at buo pa. Ay nako. So anyway, so yun po siya, no? Kaya ingat-ingat lang po talaga. Basta ingat-ingat lang po mga kapatid sa kalsada. At nako, hindi natin talaga hawak ang ano, ang aksidente. Maliban lang kung talagang tayo ay nag-create ng ika-aksidente natin or something para bang yung style natin ng pagmamaneho. Pero kung offensive driver ka, lamang talaga sa pagkakaroon ng aksidente. Pero pag defensive ka naman, ayan, medyo makakaiwas po tayo dahil pinapasa mo, ayan, kagaya yan, ano, yung pag-change lane, sa mga nakakasama natin sa daan, pagka lalo na kung hindi marunong gumamit ng signal light, so hindi natin alam kung saan siya to turn. Okay, may biglang habig, yon, accident na agad. Kaya medyo tagilid tayo doon. Ano kaya? Duma kaya ako ng Motorcycle City? Sabi ganun. Motorcycle City! Yung mga big bikes na hinahanap natin. Kaya tayo uuwi na talaga. Well, actually, bali CLX 700 Sports ang tinatarget natin. It will cost us ₱399,800. So, ₱200 na lang at ano na po siya? ₱400,000. Well, yun yung kailangan trabahuhin natin. 400,000. Whew. Kaya natin ng 6 months yun. Ay, ako. Well, kailangan lang natin talaga ng malulupit na mga leaders natin, ano? Or bagong mga magiging ka-partners na parehas natin na may pangarap, parehas natin na talagang handang magtrabaho, handang magsikap para sa alang-alang sa kanyang pinapangarap sa buhay. Whew! Alam niyo, sa totoo lang talaga, eto lang masasabi ko, no? Eto lang din yung nakikita ko. Etong pandemya na to talagang sobra ginawa nito sa atin. Pinabagsak ang ating kalusugan, pinabagsak pa rin ang ating kabuhayan. Grabe. Kaya nga talagang importante na makabangon tayo. Importante na mabigyan natin ng magandang solusyon yung ating kalusugan. Hindi lang po yung kalusugan natin, kundi kalusugan ng buong pamilya po natin. At ang pinaka ano pa noon is yun nga, kailangan lang natin talaga na magsikap. Kailangan natin tumayo. Kailangan natin huwag matakot na lumabas para magtrabaho. Para magsikap sa kung ano man larangan yung ginagawa po natin. Negosyante man kayo or sabihin natin na empleyado po kayo. Pero ako po kasi ay individual distributor po ako.
or dealer ng Health World International Corporation. So dito, ito yung pagyayamanin ko. So sa ano naman po ninyo, sa may trabaho po kayo o negosyo, so yun yung pagyayamanin po naman ninyo. So ganun po siya. Hindi po tayo dapat matakot. Pero actually yung mga meron kasi ako naririnig na natatakot sila. Meron ako naririnig na parabang andun yung pag-aagam-agam nila na lumabas dahil nga dun sa pandemya, or dahil baka ganito, baka ganyan, or po pwede na alam niyo po yun, na mindset na po ba sa isip nila yung takot. Kaya ang nangyayari ngayon is nahirapan silang labanan yung takot na yun. Kaya naiintindihan, naunawaan ko naman yun kasi pinagdaanan ko rin yun eh. Kaya lang, yun nga, wala tayong magagawa kapag puro takot ang pinairal natin. Hindi tayo makakatayo, hindi tayo makakausad, hindi tayo paano yung ating mga mahal sa buhay na nakaasa po sa atin. Parang ang hirap nun, di po ba? So kailangan natin talaga lumaban, kailangan natin tumayo, kailangan nating lumabas ng bahay para magtrabaho. Well, I don't know kung if you agree with me, no, sa aking pananaw, pero of course ginagalang ko naman kung ano man po yung pananaw po ng iba po sa atin. Ang sa akin lang naman po is hirap kasi kapag dumating tayo sa punto na pagbukas mo ng ref mo, eh wala ka na makitang makain, yun ang mabigat. Tapos pagdadating yung mga bills natin, yung mga bayarin natin sa ilaw, tubig, telepono, or kung ano pang mga gastusin natin sa bahay, eh ang hirap, di ba? Ang hirap. So dyan ang magsisimula yung away, dyan ang magsisimula yung kaguluhan, dahil pare-parehas, wala ng pera. Hindi ko sinasabi na number one ang pera, no? Or whatever, kung ano man. Pero kailangan natin ng pera para magamit natin ito sa mga pambayad natin, pambili natin ng mga pagkain, pambayad natin sa ilaw, tubig, o sa mga gastusin natin. So kailangan natin. Kaya lang, ang point ko is kung gagalaw tayo at wala na po tayong oras at nandun na tayo sa ganong klase ng sitwasyon, mas mahirap po. Mas mahirap gumalaw. Mas mahirap, paano ko ba sasabihin yun? Mas mahirap na magampanan na natin, ano? Dahil kasi nga po, yun nga, di ba, kulang na tayo sa oras. Nandyan na yung presensya ng kawalan. Kaya, nako, grabe, believe me, napakahirap po nun. Napakahirap po talaga. Kaya, hanggat may oras, may panahon pa po tayo, eh, siguro, kailangan nating gumalaw, kailangan nating lumabas kung kinakailangan lumabas, or kung meron man tayong negosyo, ay sikasuhin na natin ngayon. Kasi nga, level 1 na, di ba? So, most probably, April or May, baka mag-zero na, level 0 na yan. So, ibig sabihin, endemic na, hindi na pandemic, kundi endemic na. So, siguro, gaya nga ng lagi kong naipapayo doon sa mga kapwa dealer ko na kailangan natin na magtanim, or kumausap ng tao para nang sa ganon ay makita natin yung mga taong nangangailangan ng produkto at nangangailangan ng opportunity. So, yun yung sinasabi ko po sa kanila, huwag tayong matakot, huwag tayong ano, basta't importante lang po na lagi tayong mag-iingat sa anong paraan. Well, sabihin na natin na sobrang napakababa na ng cases with regards po sa Omicron virus, pero we need to protect ourselves pa rin. Kailangan pa rin natin magsuot ng face mask, kailangan pa rin natin maging conscious social distancing, kailangan pa rin po natin kung may kakapitan tayo, kailangan pa rin po natin na may alcohol na bitbit at saka yung washing of hands, di ba? So, yun lang po siya. Pero as of now, I don't think na kailangan pa nating patakot na lumabas, mag-alinlangan lumabas because of the present situation ng pandemic. Hindi ko sinasabing wala na, pero pawala na. Yun po yun. So, hanggat maaari, yun nga, paano nga, di ba? May nagtanong din po sa akin na
eh paano, baka naman talagang sabihin nating active pa rin, pero pagtapos ng ano, pagtapos ng election, biglang mag-shoot up pataas, parang ganun. Well, let's wait, no? Let's wait na hanggang makross natin yung bridge na yun. Para nang sa ganun, for the meantime, siguro I would suggest na nakailangan natin talaga na magsikap ngayon, magbago ngayon. Para nang sa ganun, pag dumating yung time na kailangan na natin ng pera, kailangan natin ng pondo, sabihin natin magkatuluyan na magkaroon ng surge uli, no? At least may pera tayo. Yun lang din yung point ko, no? At least may pera tayo nakakapitan na magagamit during the lockdown. Ang hirap nun. Lalong mahirap yon na biglang nag-lockdown na naman tapos wala tayong kapera-pera, aso tayo sa ayuda. Nakakaawa naman yung itsura po natin nun. Okay? So, doon sa aksidenteng na napanood naman po natin, talagang ako po'y shock na shock din doon. And mabuti na lang mabagal din yung takbo. Kung hindi, baka isa rin po ako sa sumemplang nang dahil po doon sa krudo or langis na tumaga sa isang sasakyan ay hindi ko po matanto kung paano nangyari, pero most probably baka nagkaroon ng leak yung makina ng sasakyan at tumulo yung langis, or po pwede yung mismong kargahan ng or yung gasoline tank or sabihin natin diesel tank ng ano ng isang jeep ay nagkaroon ng leak kaya nangyari. So maraming pwedeng panggalingan, pero ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko motorista na nandiyan ngayon sa labas at talagang nagmamaneho ng motor or ng sasakyan, we need to be careful also. We need to attend or sabihin natin, focus yung mata natin sa daan palagi. And of course, lalo na sa mga motor, sa mga kapatid ko, mga riders, ano. So, importante na talagang mapagmatsyag tayo. Yung mata natin laging nandun sa kalye, sa mga kapwa sasakyan natin, and maging alert tayo at all times kasi mahirap na po talaga masingitan. At nako, mahirap mag-alaga kaya ng tusino. Alam niyo po yun? Nako, grabe. Naranas ko yan before, medyo kabataan ko pa, na talagang sumemplang ako, talagang tusino ang inabot ko. Pero by God's grace, yun lang naman po yung inabot ko. Wala namang serious injury. Talagang gabis lang at talagang laplap lang naman ng konti. Pero maganda naman. Maganda naman. Medyo ngayon ay hindi na po pansin yung peklat. Well, ano po ba? So, with regards dun sa pandemic, so ganun, ingat din po pa rin po tayo. Sa mga tao naman na naghanap ng opportunity na po pwedeng gusto makipag, mga OFW, mga taong nawala ng trabaho, mga taong napagsara ng kumpanya, yung mga ganun tipo po ba? Kung naghanap po kayo ng opportunity, try to comment your comment sa comment section below. And babalikan ko po kayo and we will talk about the opportunities na po pwedeng may offer po sa inyo ng Health World International Corporation. Okay? So, sa Health World International Corporation, nakakatulong ka na, marami ring tutulong sa'yo. Okay? Again, this is W. Seeker Photoblog na nagsasabing mag-ingat palagi at hindi natin hawak ang aksidente. Okay? So, at isa pa, tandaan po natin ang lahat ng mga natututunan natin araw-araw. Okay? O problema na mga nakakasalumuha po natin. At tandaan po natin na ito'y may dalang aral sa atin. Pag-aralan natin, tandaan lang po natin yung aral na yon. At ito po, aral na ito ay pagdating ng tamang panahon, ito po ay mapapakinabangan natin panlaban po sa mga problemang darating or pagsubok na darating. Well, kung hindi ka pa po nagsasubscribe, please subscribe na sa channel po natin para nang sa ganon ay palagi po kayong ma-update sa ating sa ating mga upcoming videos or sa ating mga talk and also sa pamamasyal po natin. And please like and comment. Kung meron kayong comment, then paki-share na rin po ito kung merong sa tingin niyo po na pakipakinabang po sa kanila ang video na ito. Maraming salamat.